Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na ito ay collective love reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nice po mag-avail ng ating private readings at ng ating Evil Eye Amulet Necklace, makikita nyo po yung link sa description box. Cleanse muna po natin yung ating space, your energy. Ayan, at kung anumang blockages, mayroon kayo ngayon. This is for you. Ayan. Tignan po natin kung kaninong love story ba ang ating mapipick up. Okay? Tignan po natin. Punta muna tayo sa past energy. Ayan, past muna tayo. Okay, ano to? We have let go of control issues. So maybe your person is very controlling. Ayan. Tingnan natin. Parang it's either this is you or this is your person's energy. So tignan nyo na lang po kung kaninong energy yung ating mapipick up. So energies can be reversed. So, reconciliation. Ayan po, mukhang nakaayos pa kayo nung taong to. So, pwedeng nangyari din sa inyo is naging on and off relationship po kayo. We have true love. So, you feel na this is your true love kasi parang feeling mo lagi kayong may unfinished business nung taon na to. Every time na kayo ay naghihiwalay, ganyan. Kaya parang lagi kang bumabalik sa kanya. Feeling mo meron pa kayong lessons na kailangan matutunan nung taong ito. Ayan. So, meron dito, maaaring kayo po ay kasal. Ayan, so forgiving and learning, wedding and honeymoon. So, pwedeng napunta pa kayo doon sa sitwasyon na yon na kayo ay kinasal. Ayan, naging masaya naman po kayo dito. Sabi natin, this is also the best time of your life. Itong relationship na ito, itong pace ng buhay nyo na ito. But also, this is also the one that gave you lots of heartbreaks in life. Or, yes, in life, not just in relationship. So, tignan natin, kamusta kayo pa rin ba nung taong ito? Kasi yung iba sa inyo dito, maaring kinasal kayo. This energy naman could be, ay pwedeng mapunta sa ating future. Yan, kasi depende rin, no, kung bata pa ba kayo nung nagkakilala kayo nung taong ito. Tignan po natin. I mean, you are not yet on the right age. Okay, kayo pa rin ba nung taong ito hanggang ngayon? So, we have number 23. So, we have ring. Ayan po. So, maaring kayo pa rin talaga nung taong ito hanggang ngayon. So, pwedeng hanggang ngayon, nilalaban nyo pa rin talaga yung inyong relasyon. Ayan po. So, tingnan natin. Okay, ano ba yung sitwasyon ngayon pagdating dito sa inyong relasyon? We have number 52. Tingnan natin. We have number 10. So, some of you po, maaaring nagkaroon kayo ng tatlong anak. Pwedeng mga lalaki ito. Meron din naman ako nakikita dito na maaaring nahihirapang magbuntis. Tignan natin. Ayan o, yung iba nga sa inyo, maaring nahirapan naman kayo magbuntis pagdating dito sa, yun nga, pwedeng, it's either isa sa inyo is mayroong problems. Or could be, hindi match yung, ano ninyo, yung inyong genes, parang ganun. So, tignan natin. Okay. So, ito, pwedeng isa to sa mga struggle po ninyong mag-asawa. Ayan, pwedeng ito din yung dahilan kung ba't hindi kayo magkasundo. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe, kamusta kayo ngayon ng taong ito. Some of you, asawa nyo na po ito, okay? Ito talaga yung lumalabas. Okay. So, pwedeng pagdating sa kaperahan, hindi naman po kayo talaga sobrang nahihirapan. Ayan. So, di ba nga sinasabi nga na wala daw perfect life. So, yon, parang sa pera, wala kayong problema. Tignan natin. We have, ayan, number 26. Okay. So, pwedeng meron dito nagkaroon ng third party.
parang na-fall kasi sa iba, merong pinapakita dito. So, pwede rin kasi na ito nga kasi yung blockage sa relasyon ninyo. Pwedeng ano yan na hindi lang yung asawa mo, pwedeng ikaw, pwedeng ganun. Basta no, kung saan kayo makaka-resonate. So, basta meron dito sa inyo, isa, na na-fall sa ibang tao. Ayan po. Pwedeng meron dito naging mapusok while traveling or while someone is away. We have number 38. So, meron naman, meron naman dito is parang nakokonsensya. Ayan, may nakokonsensya dito. Ayan yung pinapakita na energy. Tignan natin. So, ito talaga yung main parang struggle ninyo. Yung iba po sa inyo, yung magkaroon ng anak. Tingnan natin, spirit guide, ano yung iniisip ng person mo towards sa inyong relasyon. So, we have, 33. Okay, naiisip niya kasi ngayon, no? Parang okay lang, 50-50 kasi yung energy ng person mo. Parang okay lang kahit hindi ninyo makuha lahat, diba, ng gusto ninyong makuha. Pero yun yung naiisip niya. Tingnan natin kung ano naman yung nararamdaman niya talaga. Okay, we have number 31. Alam mo, nandun yung energy na parang gusto niya munang magpakalayo-layo. Okay, gusto niya munang umalis. Parang makapag-isip-isip ba, makapag-unwind. So, kasi nga, pwedeng meron nga siya nagawa sa yung hindi maganda. Ayan, pwedeng nagkamali talaga siya. Alam mo yung siya yung very controlling, pero siya pala yung may ginagawa. Parang ganun. So, we have number 9. Ayan po. Okay, natatakot kasi siya na malaman mo. Kasi you feel na parang may nagbago sa kanya after this travel. After niyang umalis, tapos nung bumalik siya. Feeling mo may kakaiba sa kanya. So, yung iba nga sa inyo, maaaring nagdududa kayo dito. Saan kaya siya nagpunta? Saan kaya siya galing? Okay. Tignan natin. Ipagpapatuloy niya pa ba kung ano man yung ginagawa niyang hindi maganda towards sa'yo? Ipagpapatuloy niya pa ba? Mukhang yes, ipagpapatuloy pa niya. Kung mapapansin mo, depende kasi, pwedeng yung iba naman sa inyo, magkalayo kayo ng asawa mo or magkalayo kayo ng taong to. Kung sino man yung iniisip po ninyo. So, parang mapapansin mo, lagi siyang umaalis. Ayan, lagi siyang may pinupuntahan. It's either nakikita mo yan, nagpapaalam siya sa'yo, or pagkatapos, tsaka niya sasabihin, uy, nagpunta kami sa ganitong lugar. So, we have number 43. Ayan po. Nandun kasi yung excitement, yun yung pinapakita dito. Nagigilty siya, yet na-excite siya. So, nahahati po yung nararamdaman ng person mo. Tingnan natin kung ginayuma ba siya. Kasi yung iba sa inyo, yun yung sinasabi ninyo ngayon eh. Ah, kaya po siya ganyan kasi nagayuma po yung person ko. Tingnan natin, nagayuma ba yung person mo? Think of your person. We have number 4. Okay, mukhang yes. Meron talagang nakatipo sa kanya. Okay, nakahanap yung taong talaga to na ng opportunity. Ayan, tumapat pa dito. Oo, meron yung iba sa inyo dito. Talagang yun yung nangyari. Akala ko wala eh, no? Meron pala talaga. Ayan, kaya pala biglang pumasok yung tanong na yun. So, tingnan natin. Very suspicious talaga. Kaya pala, kaya nahahati pa yung nararamdaman nitong taong to. Kasi hindi pala talaga naturally. Ayun, yung nangyari. Ah, pwedeng ex niya to. Alam mo, pwedeng ito, hindi ninyo energy. Parang ito yung energy ninyo eh. Tapos, ito yung energy ng ex. While traveling, nagkita ulit sila pa pwede. Or nung malayo kayo sa isa't isa. Ayan, oh. Kaya pala, meron tayong let go of control issues. Kasi, ito yun, oh. Pwede talaga na may ginagawa yung ex niya sa kanya. I-confirm natin kung ex niya ba ito. Kung hindi niya to ex, pwedeng matagal niya nang kakilala. Kasi parang, lagi siyang pinagmamatsyagan. Lagi siyang minamatsyagan nung taong ito. Tingnan natin, ex niya ba yung may gawa?
may taong lumabas, yes. It's either pinagawa, okay? Or siya talaga yung gumawa. Confirm na confirm po, ex ito ng person mo. Ayan, basta may gusto yan sa kanya. Ayan o. Pwede rin naka-deal niya to before. Basta someone from past talaga ito, yung tao na to. Kung hindi man naging sila, maaring nakatransaksyon niya to. Kung meron siyang negosyo, ganun. Tingnan natin kung makakawala pa ba yung person mo dito. Okay, so na-realize ko lang ngayon. Pwedeng ito pala hindi nyo energy. Energy to nung ex. Ayan. So iniisip kasi nitong ex na true love niya talaga yung person mo. Ayan, para kasing feeling niya, hindi niya na talaga kayang magmahal pa ng iba. We have number 35. Medyo mahihirapan. Alam mo, pwedeng ma-fall talaga dito ulit yung person mo. Yun yung pinapakita dito. It doesn't matter po ha kung ano yung gender. Kasi naman sabi ko kanina is energies can be reversed. So ayun, pwedeng ma-fall yung taong ito dun sa gumagawa sa kanya. Sa ngayon po kasi talaga nilalabanan pa. Nalalabanan pa ng person mo yung nararamdaman niya. Kaya umuwi pa yan sa'yo kung kayo ay magkasama. Tignan natin, okay, paano ba ito matitigil? Paano ba ito matitigil? We have number 25. Some of you, okay, need nyo talagang magpatulong sa marunong na, sabi natin, ito talaga yung 40 niya, yung sa mga ganito. Kasi ako, hindi ko mang 40 to, hindi ko kayo matutulungan. Okay, so sa mga nagtatanong dyan, ang kaya ko lang is more on sa mga kandila. Ayan po, pwede. Pero yung sabi natin, yung may papainom ka sa person mo para matauhan siya, hindi ko yun alam. Kaya, yun. Pero yung ano are about sa mga blockages, ayan, kayang-kaya yan sa mga kandila. So, yun o. Number 25. So, yung person mo talagang merong gumagawa po sa kanya. Kaya nahihibang yan ngayon dyan sa taong yan. Kaya nga na-excite siya. May excitement po siyang nararamdaman. Tapos natatakot naman siya pag naiisip ka niya. So lumalaban pa po yung kanyang, sabi natin yung kanyang soul. Medyo ano ha, malakas yung spirituality ng person mo. Kaya lang mas malakas yung kagustuhan ng taong to. Or kung sino man yung pinagawan niya. Tignan po natin, okay? Maayos pa ba ito? We have number 10. Medyo madi-disappoint kayo. Yun yung sinasabi dito. Ayan. Madi-disappoint kayo towards this person. Check natin, okay? Ano ba yung mga gagawin ng taong to sa relasyon ninyo pa? Ayan, habang siya ay... Kasi parang sabi ko nga parang umuwi pa to sa inyo. Or nakikipag-contact pa to sa inyo kung kayo naman ay magkalayo. Tignan natin ano pa ba yung mga gagawin niya. Nakahinahinala. Sa'yo. We have number 6. Pwedeng kapag meron kayong mga pinupuntahan, hindi siya sumasama. Yan. Parang lagi siyang may dahilan. At nakikita ko rin dito, maaaring nagkakasakit yung person mo. Parang ambilis niya ngayong ano, parang bumababa yung immune system niya. Ayan. So, isa yan sa mga signs na makikita po ninyo. Tignan natin. Tapos, pag ikaw yung kasama niya, parang nanghihina siya. Pero pag aalis siya, aba, masigla yung katawan. Tingnan po natin, pwede kasi nakukontra mo din, nilalabanan niya, kaya nanghihina siya. Check po natin, ano pa? We have, ayan, nagiging malihim na talaga siya. So, nagiging malihim, nagiging mailap, at nanghihina. Yan po yung mga signs na kailangan ninyong makita. So, para kayo po ay makasigurado na siya po ay nagagayuma talaga. Tignan natin. We have number 1. At pwedeng ayaw niya ng nagbibilad sa araw. So, pwedeng sabi ko active siya dati. Ngayon, hindi na. So, tignan niyo po yung mga signs na yan. Tignan natin. Okay. Ano pa yung mensahe?
Mababalik pa ba yung dating kayo? Yes. Ayan. Ayan o, may lumalabas na bata dito. So, once na, kung plano nyo talaga na magkaroon ng anak, ayan, once na magkaanak po kayo, okay, yung person mo matatauhan yan. Ayan. Sabi naman ng iba sa inyo, may anak na nga po kami, pero bakit ganun pa rin po yung ginawa niya? Hindi lang, sabi natin, in a way, nandoon siya sa point na, sabi ko nga, nilalabanan niya pa naman kasi talaga. Kaya lang, mas malakas yung gumagawa sa kanya eh. Meron pa rin siyang part doon. Pero hindi lahat kagustuhan niya talaga. We have number 50. Babalik din yung tao na to kapag yun nga, pag naging may nabuntis na dito, yung iba naman po sa inyo, babalik yan kapag kapag may iba na po kayo. Ayan yung talagang pinapakita dito. Tsaka siya maghahabol sa'yo. Ayan o. Tsaka siya matatauhan. Ang hirap, no? Pero kung meron kayong kakilala na magaling talaga pagdating sa 40 na yan, you can ask for help sa kanila. Pero kung wala at nasasaktan ka na talaga dito, nahihirapan ka na, it's up to you if you will let this go na. Yung iba naman kasi sa inyo, pwedeng ito sa future pa yan, diba? Pwedeng iba sa inyo, hindi pa naman kayo kasal ng taong to. Baka may iba talaga kayong makikilala. Pero, nakikita ko kasi sa inyo, pwedeng dito sa taong to, magkakaanak kayo. Tapos, ang mahal nyo talaga is itong nauna. Kaya, pwedeng magkakabalikan din kayo kapag siya ay wala na sa spell. Hindi na siya under spell. Yun yung nakikita ko dito. Kasi, sabi ko nga, dito o, nahihirapan kayo parehas na magkaroon or makabuo. So, pagdating sa, pag ibang tao, yung iba po sa inyo, yun, parang mabilis lang. So, ayun lang. Medyo mahirap na, complicated talaga yung energy na na-pick up natin ngayon. Mukhang magbabalik talaga siya sa life mo kapag, yung 100% talaga ha, kapag may iba na, yung iba sa inyo pag may anak na kayo. Ang hirap no kapag iisipin mo ngayon kasi mahal na mahal mo yung tao na to. Tapos, bakit ganun yung mangyayari? Yung iba nga sa inyo, pwedeng nangyari na to. Ayan, napatawad niyo yung isa't isa. Kasi somehow, sabi ko nga sa inyo, mayroon pa rin naman talagang kasalanan yung person mo. Sabi dito, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. For some of you, ayan, ito yung sa pwedeng bago nyo makikilala na hindi nyo talaga mahal. Ayan. So, ang hirap. Medyo, complicated yung nakikita ko na energy dito. Ayan, oh. So, pwedeng kasal na yung iba sa inyo or makakasal kayo dito sa taong ito na hindi ninyo talaga sabi natin, hindi nyo talaga mahal kasi may iba kayong minamahal. Pero, dun kayo nagkaroon ng anak. Ayan. Ayun lang, sabi natin na meant to be talaga na magkaroon kayo ng anak dun sa tao na yon. At meant to be talaga yung mangyari dito sa relasyon ninyo nung taong ito. So, ayan po yung energy natin. Hindi ka pa rin ba nakakalimutan ng taong ito? Hindi pa rin. Lagi siyang nag-overthink. Mahal na mahal ka pa rin niya. Sabi ko nga, matatauhan yan. Once na, may iba ka na. At nandun pa rin naman kasi na lumalaban talaga. Nandun yung iniisip-isip ka niya talaga. So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.